Science teacher Mark. Our lesson for today is solution and application of right triangle. So, angle of elevation is the angle from horizontal up to the line of the sight of the observer to an object. An angle of depression is the angle from horizontal down to the line of this sight of the observer. So ito po yung ating lesson na kung saan dito na po natin iano yung natutunan po natin sa Sokatoba. Okay? So tandaan lagi pag angle of elevation, ito yung patingala, ang pag ano observation galing, and then yung angle of depression naman is pababa ka tumingin. Okay? Para po mas maintindihan, tinagalog na po ni Teacher Mark. So, how do we do this? So, find X. Paano nga ba natin malalaman to? So, tandaan, may reference po. Hindi naman po tayo po pwede na kung ano po yung, syempre, kung ano yung given yung gagamitin natin. So, this is the reference angle. Okay? So, ano yung to? Kung ito yung angle, ano to? Ito po yung kanyang adjacent. Kung ito ay hypotenuse naman. So, ang nawawala ay hypotenuse. So, doon po sa trigonometric function, ano yung gagamitin natin? Kung natatandaan nyo po yung Sokatoa, katoa. So, anong kayang gagamitin natin dito sa tatlong formula na to? Yung soba? May opposite side ba na nabanggit? Wala. So, hindi na po ito, hindi na rin yung toa. So, ano natitira? So, yung cos, kapo, which is cosine, cosine, which is the angle may be, ano na, 48 degrees, equals to over ng adjacent, over x. So, ang gagawin po natin dito, para mas mapadali po yung ating pagsusod, ang gagawin po natin dito is, i-ano na po natin, cross-multiply po. Mapupunta po doon yung x. So, x is equals to cosine, 48 degrees equals to 12. And then, cosine, para po, ang objective po natin dito ay para po makuha natin yung x. Okay, cancel, cancel. So, x is equals to 12 over cosine 48 degrees. Okay, so by the use of your calculator, so ang gawin nyo po, para hindi po kayo magkamali, ipindutin nyo muna cosine, then yung 48 degrees. Para hindi po kayo magkamali. At always po remember na kailangan po 2 decimal places po ang allow ni Teacher Mark. So, kailangan i-round up nyo yan. So, kagaya na itong cosine 48, that is 0.66. So, 669, so therefore that is will become 0.67, and then at saka nyo i-divide. Okay? At saka nyo po i-divide. Huwag nyo i-diretso kasi magkaka na po tayo. At saka nyo po 12 divided by 0.67 po. Magkakabaliktad po tayo. Magkakaroon po tayo ng confusion. So, ang pinaka-final answer dyan is 17.91. Okay? Since wala naman po nabanggit pong ano sa unit, so 17.91 na lang po lagay niya. Okay po? So, ayan po yung ano. Next. A start case has an angle of elevation of 28 degrees and covers a total distance of 17 feet. What is the horizontal length covered by staircase? So, ayan po yung ano, yung graph natin. So, ang gagawin po natin dyan, cosine po, kasi po, bakit cosine? Ito yung reference angle na, syempre, siya lang yung given. This will be yung, tandaan nyo, yung ano niya, ito po yung laging, ano niya, adjacent side niya. Ito po yung hypotenuse niya. Okay, lagi nasa baba po ng, ano po, nasa baba po ng reference angle yung adjacent side. So, after that, mag-ano po tayo, cross-multiply. Therefore, after that, i-cosine nyo muna po bago. Huwag nyo po i-diretso, kasi pag diretso, magkakaiba po tayo ng answer again. And don't forget po yung right yung feet po. Calculator po ang gagamitin natin dito. You're sitting the bleachers at the concert. The angle of depression from your right side to stage is 24 degrees if your seat is 45 feet above the stage level. What is your actual distance from the stage? So, ito po ang gagawin nyo po dito. Ang ginagamit po natin, since pababa po ito, angle of depression po, you know, yung angle depression, ito po yung observer. Ayan ka, tapos andito po yung pinaka-line of ano, nakatingka, ito yung object na tinitingnan mo. Okay, ito yung bleachers na sa taas ka eh. Okay, yung taas mo, kumbaga, ito nasa po, nanonood ka sa stadium, yung seats mo, ayan yung pinapanood mo, ayan yung, ano, angle, 24 po siya, 24 angle siya. Sir Mark, paano po yun nasa labas?
tandaan nyo po, equal po yan lagi. Makakabuo po kasi kayo na parang triangle dyan. Sorry po. Sorry po sa aking ano, pero triangle po yan. Sorry, ng rectangle. So, makakabuo po kayo kung ito ay 24, ito ay magiging 24. So, ito po yung hinahanap natin, yung hinahanap po natin, yung slant height na yan. Okay, so therefore, ang gagamitin natin sign. Bakit? Opposite side, oh. Opposite niya. Ito yung reference angle natin. This is opposite side and this is the hypotenuse. Kaya po, naging sign ang ginamit po dyan. Okay, cross multiply again. Then, ayan po. And then, ito po yung magiging sagot. Calculator lang po ito. Allow naman ni Teacher Mark. Okay, yung dito naman po, para po dito sa ano, sa question na to, find x, ang gagawin lang po natin, since this is our reference, siya lang yung given, so this is of kanyang hypotenuse, and then this is opposite side. So, kapag ganyan po, ang inaano po natin, iso katawa po. So, katawa, syempre, wala naman po tayong adjacent, so hindi na natin magagamit yan. So po ang gagamitin natin. So, sine 21 degrees equals to opposite side, which is 4, and x is the hypotenuse. So, cross multiply. So, sine 21 degrees, 4, and then, ano po natin siya, 21 degrees. Okay? And then, tandaan, mag-sign muna po tayo. Sine 21 degrees, that is 0.36. Tsaka po tayo mag-divide. So, sa calculator nyo, so ulit, click nyo lang 4 divided by 0.36. So, ang sagot po ay 13.33. So, therefore, ayan po yung x. Lagyan nyo ng unit. Kasi po, wala naman. Okay? So, for that, next. Okay? So, solution po, dito naman po, find x, solution. So, ang gagawin po natin dito, ito po yung ating reference angle. So, ito po ay hypotenuse, this is adjacent. Siyempre, ito yung opposite side niya. So, ano na natin, automatically ang gagamitin natin. Ka, or cosine. Kasi may adjacent hypotenuse. So, cosine 12 degrees equals to adjacent x is 16. So, cross multiply ulit, magiging dito yung 16, cosine 12 degrees. So, is equals to x. So, kunin po na natin muna yung 16, ano, cosine 12 degrees, that is 0.0, ang lumabas po sa akin ay 0.98 yan. So, ano, round up. At saka ko isi 6, imumultiply sa 16, no? Deploy natin sa 16. So, that is 15.65. Okay? Since wala naman pong unit, lagay nyo yung unit yan. Okay? Ito naman po, you are the 50 feet of the screen, drive-in movie, the angle of elevation to the top of the screen is 58 degrees. How tall is the screen? So, ito po yan, again, ito po yung ating reference angle. So, this is opposite side, and then this is adjacent. So, sa tingin nyo, ano kayong gagamitin na? So, ba? Wala namang hypotenuse ka. Wala rin hypotenuse. So, towa ang gagamitin natin dyan. Kung towa po, tan, 58 degrees equals to opposite. Ano opposite niya? X. Wala. A is adjacent 50 feet. So, cross multiplies 50. So, tan 58 degrees. Okay. So, ang sagot po dyan, kung ano po, 50 tangent of 58 degrees. Don't forget the ano. So, the answer there is 80.02. Sir, ba't 0.2 is 0.1? 0.01 yun. May 6 po kasi. Okay, don't forget po to write the unit. Okay? Next. From the top of the lighthouse above the sea, the angle of depression of the boat is 25 degrees. How far is the boat from the lighthouse? So, for example, ito, wala tayo, ano, papatama. So, halimbawa, ito yung lighthouse.
alam nyo ba yung lighthouse? Kung yung lighthouse, hindi nyo po alam. Ito po yung nag-guide sa mga ano, ito yung may mga ilaw-ilaw. Okay? Sa may mga barko po. Doon nyo po kasi ito ma-apply. So, 150 above the sea level. So, ibig sabihin, from the top of the lighthouse above the sea level, ito po yung sea level. Ayan. So, mula daw dyan, pataas, 150 raw po yan, 150 meter. The angle of depression, ibig sabihin yan yun, is 25 degrees. Oh, so, ayan yung ano niya. So, that will become 25 daw degrees. So, sabi ko kasi yung pag-depression po pababa, okay, gawa lang imaginary lang yun dyan. Then, how far is the boat from the lighthouse? So, ito po yung boat, yung tinitingnan from the lighthouse. Okay, ano daw, how far daw magmula dito hanggang dito? So, nakabuo na po tayo ng right angle. So, hinahanap po na, so, sir, paano nga ulit yun? Di ba pag angle depression, ito po yun. Maging angle of elevation since parehas lang naman po sila. So, they are the same lang po. Okay, so, ang gagawin po dyan, so, kung anin, given po yung opposite side, adjacent ang hinahanap. So, ano kayang gagamitin natin dyan? Soba, kaba, o towa? So, I think that is towa kasi wala namang hypotenuse. Kaya tan, 25 degrees. Towa, opposite side niya is 150, and x. So, cross multiply x is tan, 25 degrees equals 150. And then, over natin, tan, 25. X is equals to 150. So, 150 over ano po natin, no? So, kunin muna natin yung tan 25. Wait lang po. Tan 25. Yung tan 25 po is 0.47. Okay. 0.47. Then, 150 divided by 0.47. So, that will become 319.47. 15. Okay? O, isulat na. 319.15 meter po. Yung ito. Okay? So, yan po yung, ano, yan po yung ating, ano, ating distance magmula sa lighthouse hanggang doon sa membo. Okay po? For that, hoping ako na may naiintindihan po kayo. At thank you so much po.